Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Dito sa Kruger National Park, habang namamasyal ang mga turista, nakita nila ang leon na may nakakaawang kondisyon. Kung titignan ng maigi, makikita ang ngipin ng leon habang nakalawlaw ito sa kanyang bibig. Kawawa ang sinapit ng leon dahil aksidenteng nabali ang kanyang ngipin. Importante pa naman sa leon ang magkaroon ng matibay ng ngipin dahil kung wala silang pangil, hindi sila makakahuli ng pagkain. Dahil sa nakakaawang kondisyon ng leon, agad itong tinulungan at kinuha ng mga rescuer. Tuluyan nilang tinanggal ang ngipin ng leon at ginamot ang mga sugat nito. Ayon sa mga rescuer, maaaring natanggal ang ngipin ng leon dahil may kinagat ito na matigas na bagay. Pagkatapos ng operasyon, minabuti ng mga rescuer na ilagay na lamang sa sanktuaryo ang nasagip na leon dahil hindi na ito pwedeng ibalik pa sa likas nitong tahanan. Kung tutusin, marami pang hayop sa bawat sulok ng mundo ang may nakakaawang kondisyon at tila ba ay tinamaan ng kamalasan. Ang ilan sa mga nakakaawang hayop na ito ay nakunan pa sa video, kaya naman matutunghaya natin ang kanilang kakaibang istorya. Gaya na lamang ng kawawang leopard na nakitang sugatan sa gitna ng kalsada. Hindi ito makalakad dahil nagulungan ng kotse ang kalahati ng kanyang katawan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa FTP channel. Maraming salamat! Kada taon, maraming leopard sa bansang India ang nasasagasaan ng kotse. Gayunpaman, pinilit pa rin ng leopard ang umalis sa kalsada pabalik sa kanyang tahanan sa gubat. Pagkalipas ng isang linggo, muling namataan ng mga tao ang parehong leopard, isang kilometro lang ang layo sa kalsada kung saan ito nabangga. Tiyak na kaaawaan mo ang sinapit ng leopard dahil baldado na ang kalahati niyang katawan. Dahil sa sinapit ng leopard, minabuti ng mga rescuer na hulihin ang hayop at saka ito isailalim sa mercy killing o euthanasia. Ang euthanasia ay ang tawag sa makatarungang pagpatay sa isang hayop at sa ganong paraan, hindi na ito muling mahihirapan pa. Ito naman ang zebra na namata ang tumatawid sa ilog. Likas lang sa mga zebra ang tumawid ng ilog dahil kailangan nilang humanap ng lugar na pwedeng kainan. Yun nga lang, delikado ang dumaan sa ilog dahil tahanan din ito ng mga naglalakihang buwaya. Ito ang mismong mararanasan ng zebra matapos siyang lapitan ng dalawang buwaya. Makaligtas kaya sa peligro ang zebra? Ang sagot, oo. Kitang-kita sa eksena na nakatakas sa mga buwaya ang zebra. Iyon nga lang, ang hindi alam ng zebra, merong leon ang naghihintay sa kanya pagdating sa lupa. Hindi na kinaya pa ng zebra ang tumaka sa malupit na kapalaran dahil sobrang higpit ng pagkakakapit sa kanya ng leon. Nakakalungkot lang isipin na kahit nakatakas ang zebra mula sa pangil ng buwaya, hindi naman ito sinuwerteng makailag sa bangis ng leon. Katulad ng mga zebra, ang mga wildebeest ang isa pang hayop na madalas tumawid sa ilog. Madalas din silang nabibiktima ng mga buwaya. Yan ang sinapit ng kawawang wildebeest matapos itong sakmalin at pagtulungan ng mga naglalakihang buwaya. Sinubukan ng buwaya na hilain ang wildebeest papunta sa malalim na bahagi ng ilog. Mukhang naka-jackpot na sana ang mga buwaya kung hindi lang sana sumali sa eksena ang grupo ng hippopotamus. Kitang-kita sa video na parabang tinulungan ng mga hipo ang wildebeest upang makatakas sa buwaya. Dahil sa tulong na ginawa ng mga hipo, agad na nakatakas ang wildebeest sa tiyak na kamatayan. Kung tutuusin, mortal na magkaaway ang mga hippopotamus at crocodile. Madalas nga itong nahukunan sa video na palaging nag-aaway. Laking pasasalamat ng wildebeest dahil tinulungan siyang makatakas ng mga hippopotamus. Yun nga lang, hindi rito nagtapos ang kanyang kalbaryo. Napilayan kasi ang isang paa ng wildebeest kaya hirap na itong kumilos. Kita pa nga sa video na balina ang buto nito dahil sa kagat ng buwaya.
Dahil sa nakakaawang kondisyon ng wildebeest, minabuti ng mga rescuer na hulihin ito at isailalim rin sa euthanasia o mercy killing. Para sa next video, mapapanood nyo ang kawawang usa na hindi makatayo dahil sa pinsalang natamo. Naglalakad ang mga hiker sa bundok ng St. Elias nang makita nila ang kalunos-lunos na sitwasyon ng usa. Makikita sa video na naputol ang paa nito sa hindi matukoy na kadahilanan. Ang sabi ng iba, maaaring naputol ang paa nito dahil sa bear trap na ginawa ng mga hunter. Sa sobrang takot ng usa sa mga tao, napilitan itong tumawid ng ilog kahit nahihirapan na itong maglakad. Importante pa naman sa mga usa ang may kumpletong paa dahil kailangan nilang tumakbo sa tuwing may panganib. Kaya naman siguradong hindi natatagal pa ang buhay ng usa kung kulang na ang isa sa apat niyang paa. Ito naman ang wildebeest na napilayan din ng isang paa. Paika-ika na nga ito kung lumakad. Kapag nakita siya ng mga gutom na predator, siguradong hindi na nito kaya pang tumakbo para tumakas. Dahil dyan, siguradong game over na para sa wildebeest at hindi natatagal pa ang kanyang buhay. Pero, hindi lang pala ang mga wildebeest ang may problema sa paa dahil maski ang mga hari ng gubat ay nakararanas rin ng ganitong injury. Gaya na lamang ng leon na ito na namataan ng mga rescuer. Nagmamaneho sa Murchison Falls National Park ang veterinaryo na si Levison Wood nang maispatan nila ang leon na putol ang isang paa. Kinilala nila ang leon sa pangalan na si Clarence. Noong kompleto pa ang paa ni Clarence the Lion, isa ito sa dominanteng leon sa lugar. Ngunit ngayon, hirap na itong kumilos. Ayon kay Levison Wood, naputol ang paa ni Clarence matapos itong mahuli sa lion snare o yung patibom na ginagamit ng mga hunter. Doon pa man, matagal ng problema sa Africa ang mga illegal na patibom para humuli ng leon. Makukuha mo na lamang ang maawa dahil sa sinapit ng kawawang leon. Noong 2019, sa Amboseli National Park, nakita ng mga turista ang kawawang hippopotamus habang ito ay pinagpipiestahan ng mga gutom na hyena. Ayon sa kumuha ng video, maaaring matanda na ang hippopotamus kaya wala na itong lakas upang ipagtanggol ang sarili. Ang mga hipo ang isa sa pinakamalakas na hayop sa Africa. Sa sobrang lakas ng hipo, iniiwasan ito ng iba pang mga hayop. Mukhang wala ng lakas ang matandang hipo, kaya siya na ngayon na magiging lamantyan ng mga predator. Ito naman ang nakakaawang sinapit ng bagong silang na wildebeest laban sa mga gutom na jackal. Ang mga jackal ay isang uri ng wild dog na kaya magpatumba ng malaking hayop. Delikado ang buhay ng mga baby wildebeest dahil peligro sila na makain ng ibang hayop gaya ng jackal. Ito na nga ang nangyari sa kawawang wildebeest matapos itong pagtulungan ng dalawang jackal. Kitang-kita sa video na nahihirapan ng nanay na wildebeest na ipagtanggol ang kanyang anak. Aksidente pa nga niyang nasuwag ang kanyang baby. Oh no! Nilapitan niya ito na parabang humihingi ng sorry. Sa huli, mukhang sumuko na ang mga jackal at tuluyan nang nilubayan ang mag-inang wildebeest. Maski ang mga nagagandahang zebra, nakararanas ng pang-aapi sa kalikasan. Gaya ng grupo ng zebra na ito na umiinom lamang sa tabing ilog, nang maya-maya lang, biglang umatake ang dalawang buwaya. Sa sobrang higpit ng pagkakakagat, hindi na kinaya nito ang tumakas. Gayunpaman, pursigido pa rin ang zebra na makatakas sa panga ng buwaya. Sa huli, matagumpay na nakatakas nga ang zebra sa tiyak na kamatayan. Pero, sa kasamaang palad, nakakuha ito ng malalim na sugat sa bandang likuran. Dahil dyan, maaaring hindi na magtagal pa ang buhay ng zebra at tuluyan na itong mamatay dahil sa impeksyon sa sugat. Noong 2017, sa Masai Mara National Park, nakita ng mga veterinaryo ang isang batang leon na may kakaibang kondisyon. Makikita sa video na merong pulang bagay na lumalabas sa puwet ng batang leon.
Ayon sa mga veterinaryo, maaaring ito ay parte ng rectum na lumabas sa butas ng puwet. Ang tawag rito ay rectal prolapse. Dahil dyan, agad na kumilos sa mga veterinaryo upang tulungan ng kawawang leon. Kailangan itong maoperahan sa lalong madaling panahon dahil kung hindi ito maaagapan, maaari itong mabulok at maging sanhi ng kamatayan ng leon. Inabot ng kalahating oras ang operasyon bago na ibalik sa loob ng puwet ang rektum ng batang leon. Dahil sa mababait na tao na handang tumulong sa mga hayop, may isang batang leon ang nailigtas ang buhay. Kung tutuusin, napakaraming hayop sa bawat sulok ng mundo ang nakararanas ng kalupitan sa batas ng kalikasan. Kaya sana ay huwag tayo maging malupit sa mga hayop dahil sobrang dami na ng problema na kanilang kinahaharap para lang makasurvive sa isang araw. Kung ikaw ang tatanungin, willing ka rin bang tumulong sa mga hayop na may matinding pangangailangan? I-comment mo na yan sa ibaba ng video nang mabasa namin ang iyong opinion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Kimhar Sakib. Hello rin kay Torvik Palafox II. What's up kay Bravo Sierra. Shoutout kay Kian Blanque. Ambert at Jobert Pahayahay. Brandon Miguel at Margo Felice Molina. Oscar Racaza Lorete Jr. At shoutout sa buong section ng Grade 5 Kamiya at sa class president na si Ayeza Campos. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!